worship you, Father. We give you glory and honor. Oh, I've heard a thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father to us, to us, to us. Far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father to us, to us, to us. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. Perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To perfect in all of your ways, Lord, you're perfect in all of your ways to us. It's love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think, 'cause you call me deeper still as you call me, deeper still as you call me, deeper still into love, love, love. You're a good, good Father to us. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are. And I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You are perfect in all of your ways. Okay, once again, narito po muli tayo para
sama-sama ho na magpuri, magpalakasan, humingi ng kalakasan, humingi ng pag-asa sa ating Panginoon. So, muli magandang umaga at pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pong pakikinig ng kanyang salita ngayong umaga. Tayo po ay pumunta sa salita po ng Panginoon na kukunin po natin sa Deuteronomy 31, verses 1 to 8. Then Moses went out and spoke these words to all Israel. I am now 120 years old, and I am no longer able to lead you. The Lord has said to me, you shall not cross the Jordan. The Lord your God himself will cross over ahead of you. He will destroy these nations before you, and you will take possession of their land. Joshua also will cross over ahead of you, as the Lord said. And the Lord will do to them what he did to Sion and Og, the kings of Amorites, whom he destroyed along with their land. The Lord will deliver them to you, and you must do to them all that I have commanded you. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Then Moses summoned Joshua and said to him in the presence of Israel, be strong and courageous, for you must go with this people into the land that the Lord swore to their ancestors to give them, and you must divide it among them as their inheritance. The Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Tayo po ay manalangin. Dear Heavenly Father, you are so gracious. You are so faithful. Salamat po aming Amang Banal sa habag na patuloy po naming nararanasan, sa pag-asa na patuloy na ibinibigay mo po sa amin. Sa ganito pong sitwasyon ng aming po mga buhay, nagpapasalamat po kami. At muli, salamat sa pagkakataong ito na kami po ay muling magkakasama-sama upang palakasin po ang bawat isa sa amin ng inyong salita. Salamat o Diyos, ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay ibinabalik po sa inyo sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Dahil po tayo ay naka-quarantine at tayo po ay nasa loob lang po ng ating bahay at kasakasama po natin ang ating mga kamag-anak, marami po tayong time na tayo po'y nagkukwentuhan at marami po tayong napagkukwentuhan, samot sare, especially dito po sa ating dinadaanan na virus. Siguro masasabi po natin, ang tindi naman itong virus na ito, kakaiba naman ito doon sa mga nagdaan na mga problema sa atin. Kakaiba ito, matindi itong isang ito, no? Ito po siguro ang ating na pag-uusapan. At pag dumating po tayo doon sa ganung punto, tinatanong din po natin ang ating sarili, ang bawat isa po sa atin nagtatanong na paano na tayo ngayon? Paano na yung buhay natin? Hanggang kailan ito? Yan po ang ating sigurado pong itinatanong po natin sa bawat isa sa atin. At dito po pumapasok ang yung pong tayo ay nag-aalala. Hindi po natin alam, nai-stress po tayo. Kaya po ang sabi po ng isang researcher, sabi po ng mga researcher, sabi niya, dahil daw po sa ating pag-aalala o yung uncertainty ho ng buhay natin, lalo sa ganitong kalagayan po natin, ang nabubunga daw po nito sa ating mga buhay ay yung stress. Yung stress. Nai-stress daw tayo kasi hindi natin alam ano pa bukas? Ano ba mangyayari sa amin bukas? So wala hong kasiguraduhan. Kaya nai-stress ho tayo. Kaya ito daw ho ang nangyayari. Nag-commento ang isang Harvard psychologist. Sabi po ng isang Harvard psychologist na sabi po ay, an uncertain future leaves us stranded in an unhappy present with nothing to do but wait. Yun daw ho ang sabi.
Sa kalagayan daw ho natin ngayon, sabi niya ganyan, dito sa uncertainty ng buhay natin, ay hindi natin alam. Kaya anong gagawin natin? Kundi maghintay na lang kung ano hong mangyayari. Ganun po ang atin hong nararamdaman ngayon. At ito po ay totoo. Hindi lang po ito ngayon nangyari. 3,000 years ago, kung atin hong babasahin, si Moses po, siya po ay nagsalita or nakipag-usap sa bayang Israel na ang sabi po niya ay, ako'y mamamatay na, ako'y 120 years old na, at hindi ko na kayang sumama sa inyo, mahihina na ang aking tuhod. Siguro sabi niya, mahihina na ako. Kaya hindi na ako sasama sa inyo, kayo na lang. This is uncertain future para po sa mga Israelite. Tama po yun, 40 years in the wilderness, marami ho silang dinaan ng hirap. Marami ho silang dinaan ng hirap at kaya nga ho sabi ng ni Moses sa mga Israelite, kayo na lang ang pumunta. Hindi ko na kaya na pumunta sa ipinangakong lupa. Ipinangako sa ating mga ninuno, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Sabi ho ng mga Israelite, sila ho ay nag-aalala, katulad ho natin sa ngayon, nag-aalala. Iniiwan ho sila ni Moses, no, kung saan si Moses, sila ho ay naglilid sa kanila. So, eto ho, hindi alam ng mga Israelita, anong gagawin namin? Narito na kami, malapit na kami dito sa Promised Land. Pero paano kami, sino ang maglilid sa amin? So, naroon po sila sa isang kalalagayan, hindi nila alam ang kanilang gagawin. So, ang sabi nila ay, narito na kami, malapit na kami. Pero marami pa kaming mga wild river to cross. Marami pa kaming tatawiring ilog. Marami pa kaming gigibaing mga pader. At marami pa kaming makikipaglaban pa kami sa aming mga kaaway. Ito pa ho, bago namin maklaim yung Promised Land, bago kami makarating sa Promised Land. Ito ho ang sinabi ng mga Israelita. Kaya ho sila ay nag-iisip, nag-aalala, paano sila tatawid? Paano sila makakapunta? Wala na ito si Moses na naglilid ho sa kanila. Kaya ang sabi nga ni itong researcher, itong psychologist na ito, sabi niya, an uncertain future threatened to leave them stranded in unhappy present with nothing to do but wait. Wala ho, na doon lang ho sila naghihintay. Anong mangyayari? So, marami pa ho kaming dadaana. Subalit ito ho si Moses ay kinausap po ang mga Israelita at ang sabi, okay, sabi niya ganyan, ay hindi niyo ako makakasama, pero i-in-charge ko si Josue na sumama sa inyo, sasamahan niya kayo para pumunta sa pangakong lupa. Kaya ito hong si Moses, ang kabilin-bilinan ho niya kay Josue. Sabi ni Moses kay Josue, dahil ikaw na ngayon ang maglilid sa mga Israelita papuntang pangakong lupa, ang sabi ho niya, be strong and courageous, maging matapang tayo, maging matatag tayo. For you shall go with this people into the land that the Lord has sworn to their fathers to give them, and you shall put them in possession of it. Maaangkin niyo ito, inho ang sabi ng Panginoon. At ang sabi ho ng Panginoon, sabi ho sa verse 7 and 8, it is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. Do not fear or be dismayed. Ito ho ang pangako ng ating Panginoon sa mga Israelita sa ngayon sa pamumuno ni Josue. Huwag daw po matakot. Dahil ang Diyos ay mangunguna sa ako ay mangunguna sa inyo. Ito yung pangako ng Panginoon. Kaya sabi niya, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayan. Huwag kayong matakot. Ito ho ang pangako ng Panginoon. Now, dito po sa uncertain na days na atin po ngayong kinakaharap, pwede ho tayong makaranas pa rin ng kalakasan at kagalakan ho sa Panginoon. Instead po na tayo ma-stress,
tayo ho ay magalumhinan, matakot, pwede ho tayong magalak at lumakas pa rin ho sa Panginoon. Meron ho tayong tatlong points na pag-aaralan ho ngayon na ibibigay ho ang Panginoon sa atin. Paano natin mararanasan ang kalakasan despite ditong crisis na ito at yung joy sa atin ng buhay? Kasi kung titingnan ho natin, syempre lahat ho tayo ay uncertain sa lahat ng bagay. Tayo ay natatakot, hindi natin kasi alam eh. Di po ba? So, hindi natin alam, after ng April 30, ano ba? So, wala pa ho tayo, naghihintay pa ho tayo. So, meron ho tatlong punto na ibibigay po ang Diyos sa atin. Number one, kaya ang sabi ho nga ni, paalala ho ng Panginoon, ay, sasamahan ko kayo, kayo matakot. Ito ho yung ating panghawakan. So, mararanasan ho natin ang lakas at kagalakan ho ng Panginoon kung if we trust in the precedence of our Lord. That's number one point. Trust in the precedence of our Lord. Kaya ang sabi ho ng Panginoon, it is the Lord who goes before us. Siya yung Panginoon na mangunguna ho sa atin. Okay? Siya ho yung Panginoon na mangunguna ho sa atin. Si Yahweh ho, siya ho yung, he is the covenantal name of God. He is a covenant-making and covenant-keeping God. And He is absolutely trustworthy. Mapagkakatiwalaan po natin ang sinasabi at pangako ho ng Panginoon. So doon lang ho tayo mananangan na ang sabi ho niya, mauuna ako sa inyo, pangungunahan ko kayo. Ino ang sabi ng Panginoon. At napakaganda ang pangako. Di po ba? Pag ang Diyos ho ang nauna sa atin, ano ho pa ang ating hihingin? Wala na ho tayong mahihingi. Okay, maganda po at napakasarap po na meron po tayong mga godly guide. Katulad po ni Moses, siya ho nag-guide sa mga Israelites. Di po ba? Siya ho yun. At salamat po dito dahil siya po nag-guide sa mga Israelita at siya din ho yung mentor ni Josue na kung saan siya po yung hahalili po sa kanya. At kung pag-aaralan po natin, ito pong si Moses ay siya din po noong kasalukuyang nasa sa darkest moment ang Israel, siya din po yung nagpunta sa parao, Pharaoh's court, para ano ho, para i-demand ho yung kalayaan po ng mga Israel. At si Moses din po, siya din ho yung, he was the one who lifted his staff over the Red Sea and the waters departed. Humiwalay po. Siya din po yun. Siya din po ang gumawa noon. At si Moses din po, siya din po yung umakyat sa Mount Sinai, kung hindi po atin pong matatandaan, at doon po niya tinanggap yung Ten Commandments. Okay? At siya din po ang nanguna sa mga Israelita para humaging safe po ang kanilang paglalakbay. Maraming, nagpapasalamat po tayo sa mga godly-like na katulad po ni Moses. Amen po. Pero, alalahanin din po natin, lalo na ho sa pagkakataong ito, ano po, pwede rin ho nating mga pasalamatan ng atin po mga Christian na parents na kung saan yung totoo po natin mga magulang na kung saan nagpapaalala din po sa atin, nag-guide din ho sa atin, nagpapaalala din ho sa atin na katulad ho ni Moses sa mga pagkakataong ito po. Maraming salamat din po sa mga workers, sa mga leaders, sa mga pastor, na nagbibigay kalakasan ho sa atin sa mga panahong katulad po nito. Now, napakaganda po na meron pong magpapaalala po sa atin. Now, ito po ang atin pong aalalahanin palagi mga kapatid sa panahon pong ito. Na pagka ho tayo ay dumadaan na dun sa medyo tayo po ay marami nang tinatanong. Marami na hong tayo mga haka-haka. Tandaan ho natin, ibinigay po ang salitang ito ng Panginoon para ho tayo ay lumago, maging matibay, maging malakas po sa panahong ito. Tandaan po natin, well, si Moses po, siya ho yung tao. Moses was the man on point. But he was only following God. Si Moses po, okay po, siya po ang nagli-lead sa Israel. Siya ho yung taong nagli-lead sa Israel.
Pero tatandaan po natin, ang Diyos pa rin ho ang nagli-lead kay Moses. Kaya, sabi nga po, Moses was the man on point, but he was only following God in the cloud by day and pillar of fire by night. So it was God who was the first man, not Moses. Kaya, si Moses ho, tumatangan din ho sa Panginoon. Bagamat siya ho ang ginagamit ho ng Lord. So, sa New Testament, ganito rin po ang ating Panginoong Jesus. In the New Testament, Jesus is called the first fruits of the resurrection. Sabi po ng Hebreo, Book of Hebrews, refers to Him as the pioneer, the trailblazer of our faith. He entered into the heavens, holy of holies, first so that we might follow Him. Okay po. So, kapag ho tayo ay nag-aalala, nai-stress, hindi natin alam ang ating gagawin, trust in the precedence of our Lord. Sabi po, He precedes you so that He might prepare the way before you. Ang Panginoon ho natin, wherever He guides, He provides. Trust the Lord. Trust Him always. Amen po. Number two points. Patuloy ho tayong magiging malakas. Mararanasan ho natin ang kalakasan. Malalakasan, mararanasan ho natin yung joy. Kapag ka ho, when we rest in the presence of our Lord. Number two points. Rest in the presence of our Lord. When we are feeling uncertain, hindi ho tayo dapat mag-alala. Dahil po ang ating Panginoon ang nagbibigay ho sa atin ng kapahingahan. Siya ho ang nagbibigay. Kung atin ho maalaala, dun ho sa Exodus 33, ang sabi ho ni Moses sa Panginoon, kung hindi nyo kami sasamahan, sabi niyang ganyan, para ano pa? Para ano pa? Ino ang sabi? Ang sabi ho ng Exodus 33, sabi ho ng Panginoon kay Moses, God told Moses to bring the Israelites into the land, into the promised land, as He has promised, He will drive the enemies out and give Israel the land. Pero, sabi ho ng Panginoon, ibibigay ko sa inyo ang promised land, makakarating kayo. Pero, sabi ho ng Panginoon, hindi ko kayo sasamahan. Yun ang sabi ng Panginoon. At ito po ang napakahirap sa bawat isa ho sa atin. Maaari po tayo sa mga buhay ho natin, maaari po tayo ay masaya dahil, nasasabi ho natin, oy, ako'y blessed. Ako ay na-promote sa trabaho, malaki ang kita ng aking negosyo, masaya ako. Pero alam niyo ho ba, na hindi ko mo tayo nabe-bless ng ganitong mga bagay, hindi ho ibig sabihin, nasa atin ho yung presence ng Panginoon. Hindi po. Hindi po ho yun ganon. Kasi eto po, ang maganda hong katibayan, si Moses. Okay. Sabi po dito, in Exodus 33:15, he said to the Lord, Moses said to the Lord, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. So, ang titingnan ho natin dito, yung keyword, ano ang sabi? Bago ho, sabi niya, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Sabi ho. Now, sabi ho ng Panginoon, my presence will not go with you and I will give you rest. Okay. So, napakahirap po ng hindi ho natin kasakasama ang presensya ho ng Panginoon.
Alam mo ninyo, maaaring ho ang Panginoon ay well, binibigyan ho tayo ng may pangako ho ang Panginoon sa atin, naranasan ho natin. Pero alam ho ninyo, kapag ho wala sa atin yung presence ng Panginoon ang hirap, kasi yung presence ho ng Panginoon, ito ho yung nag-guide ho sa atin ho mga dinadaanan. Amen? Siya ho nag-guide, siya ho nagtuturo ho sa atin, saan ho tayo talaga ang tama ho nating dadaanan. Kasi He goes with us. Kaya ito ho yung sabi. At ito ho ay sinabi ho ni Moses, kung hindi rin lang Panginoon kayo sasama sa amin, ay ano pa? Ano pa? Sabi ho niya, sabi ho ni Moses, I would rather remain in the wilderness where he you had the presence of God than receive the promises apart from God. Ang sabi ho ni Moses, ano kapaara para ano pa na ako'y makarating sa pangakong lupa kung hindi mo kami sasamahan. Kaya sabi nga ho, para ano pa? Di ho ba? Para ano pa? Mas maganda para ho na sila'y nasa wilderness pero kasama nila ang Diyos. Parang tayo ho ngayon. Di po ba? Tayo ho nasa wilderness ngayon. Bakit ho wilderness? Itong kalagay natin, wilderness po ito. Hindi natin alam ano ba? Di ho ba? Hindi natin alam ano ang mangyayari. Ang hirap po. Di po ba? Ang hirap lumabas, ang hirap bumili ng pagkain. Ang hirap, lahat mahirap. Tayo'y nasa wilderness. Di po ba? Kaya sabi ng Panginoon, sabi ho ni Moses, Panginoon, kung hindi mo naman kami sasamahan sa ganito, para ano pa? Siguro, ibig sabihin ni Moses, patayin nyo na lang kami. Di po ba? O kung tayo sasabihin natin sa sarili natin, eh, Panginoon, patayin mo na lang kami kaysa ganito kami. Ang hirap na naka-quarantine. Di po ba? Na dati ho tayo, sasaya ho natin, pero ay naka-quarantine, hindi ho, wala tayong freedom. Kaya sabi ni patayin mo na lang kami, huwag na lang. Hindi mo lang kami sasamahan. Mas gusto ho ni Moses na sa sila'y nasa wilderness. Pero kasama nila ang Panginoon. Para ho tayo. Di po ba? Tayo ho. Tayo'y nasa ganitong pagkakot. Pero masasaya ho tayo. Di po ba? Masaya pa rin ho tayo. Kasi hindi naman ho nagkukulangan Diyos sa atin eh. Di po ba? Well, nag-adjust ho tayo. Marami ho tayong adjustment na nangyari po sa buhay natin. But the presence of the Lord is still with us. Nararanasan pa rin ho natin. Kaya huwag ho tayong malungkot, huwag ho tayong ma-stress. Kasi andyan ho ang Panginoon. Kaya mag-rest ho tayo sa presence ng Panginoon. Amen po. So, yun po yun. Kahit ho tayo nasa ganito, huwag ho natin isipin yung mga negative na, hindi na ito matatapos, wala na ito. Hindi po. Tumingin ho tayo sa pangako ho ng Panginoon. Naroon ho ang ating kalakasan. Pag tinignan ho natin yung mga negative news, yung lahat ng mga nangyayari, ano po tayo, babagsak ho tayo, lalo ho yung spiritual natin. At mararamdaman ho natin sa sarili na, wala na nga talaga akong pag-asa. At pag sinabi ho natin sa sarili natin, wala na akong pag-asa, edi wala ka ng joy. Lulugmok ka na. Di ba ba? So yun ho, mag-rest ho tayo sa presence ho ng Panginoon. Amen ho ba? Kaya anong sabi? Sa presence daw ho ng Panginoon, we find love. Maranasan ho pa rin natin yung pag-ibig ho ng Diyos. Di po ba? I don't know with you. Ano pa rin yung pag-ibig ho ng Diyos? Pag tayo'y talagang nanatili sa presence ng Panginoon, maranasan pa rin ho natin ang pag-ibig ho ng Diyos. At mararanasan din po ho din natin yung kanyang kapayapaan. Ano pa? Yung kanyang assurance ho sa atin na hindi tayo ipapabayaan. Ano na yung comfort? Huwag ka anak mag-alala. Kasakasama kita, kasakasama mo ako. Amen po ba? Ando na yung kagalakan. Naroon ho yung pag-asa. Yan po yan. Yan ho ang ating mararanasan kapag ka ho tayo nag-rest sa presence po ng Panginoon. Amen po? So, yan po yan. At minsan po nakakalungkot naman talaga pagka may mga ganitong pagkakataon. Pero, nangyayari po, sabi ho ay, at maaring ako ho ay guilty rin ho nito, no? Ang sabi po ay, many prefer the presence of His promises more than the promise of His presence. Amen. So yun daw po, maaring tayo isa dito na guilty ho tayo dito. Di po ba?
mas gusto ho natin yung presence ng yung mga pinupangako ng Panginoon, pero mas hindi ho natin binibigyan yung presensya ho ng Lord, kasi ang sarap ho sa presence ng Lord. Amen po ba? So, yun po yun, kaysa sa mga bagay ho ng material. Kaya ho sabi ho ni Haring David sa Psalm 62:5, sabi po niya, "My soul finds rest in God alone." Sabi niya, ang aking puso, ang aking kaluluwa, sabi niya, sa Panginoon ko lang nararanasan yung kapayapaan. In rest, sabi niya ganyan. So, kung atin daw pag-aaralan, ano ba ibig sabihin ng rest? So, sabi niya, the Hebrew word rest conveys the idea of silence, of being quiet, of being still. Kaya ito ho ay related sa idea ng Psalm 46. Ang sabi po doon ay, "Be still and know that I am God. Be still." At ito din ho ay related sa salita ho ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi po niya ay, "Peace, be still." Amen po. So, ibig sabihin ng rest daw ho ay, rest is calming, payapain, para pong ganoon. Payapain po yung ating sarili, calming ourselves down long enough to claim in any given situation the presence and promises and providence of God, which is ours in Christ Jesus. So, sa gitna po ng ating mga kabalisahanan at kaguluhan, dinidesire din ho ng Panginoon na tayo ay namaranasan ho natin yung kapayapaan, maranasan din ho natin yung rest sa kanyang presence. Okay, so let's go to point number 3. Ang sabi po dito ay, proceed in the presence of our Lord. Proceed in the presence of our Lord. Napakaganda ho itong pangako ng Old Testament. Sabi po ng Isaiah 26:3, "You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you." Sabi po sa Tagalog, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Napakaganda hong pangako ng Panginoon sa mga taga-Israel nung panahon yun. Nung kung saan po sila'y dumadaan sa dark moment ng kanilang buhay, sa kanilang paglalakbay. Ito ho ang kanilang inspirasyon, ito ho ang sinabi ho nila. Ito ho ang sinabi ho ng Panginoon sa kanila ni Yahweh, pinangako ho ni Yahweh ho sa kanila. At ito rin ho ang napakalaking inspirasyon din ho sa atin, sa dinadaanan din po natin ngayon. Di po ba? Sabi niya ay, ulitin ho natin, sabi niya, "You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you." So ito po yun. Ito po'y napakalaking pong tulong sa atin na ngayon po ay tayo dumadaan din po sa matinding problema ho ng buhay natin. At ito ay nagtetreaten ho sa atin na kaya ho tayo nakakaranas ho ng doubt, nakakaranas ho tayo ng fear, nakakaranas ho tayo ng worry. Ito po ito, no? Kaya napakaganda po ng pangako ho sa atin ng Panginoon. At ito po ay madaling sabihin, no? Madali hong basahin itong Isaiah na to. Kapag ka ho tayo, okay lang, wala ho tayo masyadong dinadaan ng problema. Pero kapag ka ho tayo dumadaan sa ganitong problema ho ng buhay natin, napakasarap ho nitong i-meditate. Napakasarap ho nitong namnamin ho sa ating mga sarili. Ito pong Isaiah, ito pong salita pong ito ng Panginoon. Kaya po, wala naman pong sinasabi sa Biblia na tayo po ay hindi makaka-experience ng trouble, hindi po tayo makaka-experience po ng temptation, ng trials. Pero masarap, sabi ho na sa kabila ho ng ating kaguluhang ito, makakaranas daw ho tayo ng kapayapaan daw ho ng Panginoon. Okay. So tingnan ho natin, ano yung pangako? Ano itong peace na ito? Saan ho natin matatagpuan itong kapayapaan ito na sinasabi ho sa Biblia? Okay, bibigyan ko po kayo ng ilang punto, no? Saan ho natin matatagpuan?
tayo ho ngayon ay nakakaranas ng depression, ng stress, ng samot-sari na ho ang ating kawalan ng pag-asa. Ano ba ang bukas? Ano ba mangyayari sa akin bukas? Ano ba mangyayari sa akin trabaho? So, makakaranas pa rin ho tayo ng kapayapaan ho sa Panginoon. Now, saan ho natin ito makukuha? Unang-una makukuha ho natin ito sa atin hong Panginoong Jesus. Wala na hong iba. Kay Kristo Jesus, wala na po. Kaya ang sabi ho ng Philippians 4:7, "And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Sabi niya, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. So, yun po ang sabi. Ang kapayapaan, ang peace ng Panginoon. So, ito po ang dapat ho nating panghawakan na wala hong kapayapaan sa iba ho tayo makakakuha, kundi sa atin lang hong Panginoon. Okay. So, there is no peace for anyone who does not possess Christ. And who is not resting in the finished work of Christ for salvation, thereby making peace through His blood shed on the cross. So, ibig sabihin, kapag ka daw ho tayo ay walang relasyon sa Panginoon, ay mahirap daw po nating hindi ho natin mararanasan ang kapayapaan, sapagkat ang kapayapaan ay na kay Kristo lang. Okay po. Number two, saan una? Sa atin hong Panginoong Jesus. Pangalawa, sa pamamagitan daw ng banal na Espiritu na kung saan suma sa atin. Okay. So, the Lord Jesus Christ procured peace on the cross of Calvary. And it is offered to us by Him as a source. And it is conveyed to our hearts and minds by the Holy Spirit. Kaya sabi na ho ng Galatians 5:22, ano daw ho ba itong ino-offer na ito, ano itong peace na ito? Sabi ho doon ay, "But the fruit of the Spirit is love, then joy, peace." Ito ho yun. Marami pa ho. Marami pa ho ito. At ito'y makukuha lang ho natin sa pamamagitan po ito ng banal na Espiritu na sumasa sa atin. Doon lang po, ang kapayapaan. Siya ho ang mag-aano sa atin, magpapaalala na hindi tayo dapat magulumuhinan, hindi dapat tayo mag-worry, sapagkat sumasa sa atin ho ang Panginoon. Amen po ba? So, sa pamaguna sa ating Panginoong Jesus, wala na pong iba. Pangalawa, sa banal na Espiritu na kung saan sumasa sa atin. Okay po. Number three, sa pamamagitan po ng kanyang salita. Wala. Sa salita ho ng Panginoon. Sabi po ng Psalm 119:165, "Great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble." Great peace. Great peace, sabi ho niya, have those who love your law. Yun daw kapayapaan ay mararanasan lang doon sa mga Kristiyano, sa mga taong nauunawan o nasa sa kanya ang salita ng Diyos. Ipinamumuhay ang salita ng Panginoon. So, ibig sabihin po doon ay marami ho ang nakakadistract ho sa atin. Marami ho ang nakakapagpaalala sa atin. Pero yun hong perfect peace ng Panginoon, ito ho yung nasa salita ho ng Panginoon. So, ang salita ho ng Panginoon ang siya hong nagbibigay ng kapayapaan ho sa atin. Una kay Kristo, nagbigay ng buhay ho sa atin. Pangalawa, sa banal na Espiritu na ibinigay ho sa atin, na nag-guide ho sa atin. Pangatlo, sa salita ho ng Diyos. Ang salita ho ng Diyos ang nagbibigay ho ng kapayapaan ho sa atin. Nagpapaalala ho ng kanyang salita. At ang pangatlo, ang pang-apat po ay by our obedience, sa ating pong pagsunod. Okay po. Wala pong kapayapaan pag hindi ho tayo nasunod sa Panginoon. Wala pong kapayapaan. Hindi ho natin mararanasan ang kapayapaan. Kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, paano ho tayo makakaranas ng peace? Kung hindi naman tayo nagbabasa ng Biblia, di ba ba? Kung ini-ignore ho natin yung banal na Espiritu, wala hong peace. Di ba ba?
So, yun ang ating obedience. Yun ang pagbabasa natin ng Biblia. Ano ba ating nabasa sa Biblia? Then, i-obey ho natin ito. Ano ba sinasabi ng banal na Espiritu? Then, sundin ho natin. Ano ba yung kanyang paalala sa atin? Then, sundin po natin ito. Wala na pong iba. Kapag hindi ho natin ito sinunod, wala pa rin hong peace na tayong mararanasan. Pero kapag sinunod ho natin ito, sabi niya, nadun ho yung kapayapaan. Amen ho. Amen po ba? At last, sabi po, sabi po ng salita ng Panginoon, doon po sa pagsunod natin, ito po yung makukuha natin sa Leviticus. Leviticus 26 verses 3 to 6. Sabi po dito, If you follow my decrees and are careful to obey my commands, I will send you rain in its season, and the ground will yield its crops, and the trees their fruit. Your threshing will continue until grape harvest, and the grape harvest will continue until planting. And you will eat all the food you want and live in safety in your land. I will grant peace in the land, and you will lie down, and no one will make you afraid. I will remove wild beasts from the land, and the sword will not pass through your country. If, ito ho ang kondisyon, if. So yung peace ay mararanasan daw natin kung susunod ho tayo sa Panginoong Jesus, kung daw makikinig tayo sa udyok ng banal na Espiritu, kung tayo ho ay makikinig, makikinig, ipamumuhay ho ang salita ho ng Panginoon. At ang last po, ano po yon? Plenty of prayer and praise. Yan. Well, lahat po tayo nananalangin, especially sa panahong ito. I don't think na wala hong nananalangin yan. Lahat po ay nananalangin. Pero siguro ho, dagdagan pa ho natin talagang pag-iyak, yung totoong pag-iyak ho natin sa Panginoon. Sapagat kung ang atin hong puso ay meron ho talagang may katotohanan ho ng pag-iyak ho sa Lord, wala po akong nakikita na hindi ho tutugunin ng Panginoon. Ang tugon ho ng Panginoon, hindi sa base sa ating padalangin, kundi base sa kanyang timing. Pero ang Diyos ho, palaging tumutugon. So sa panahong ito, kailangan ho natin ang maraming panalangin, maraming hong pagsamba ho sa Diyos. Maraming hong pagsamba. Hindi lang ho tayo nasa bahay at naghihintay na lang ho tayo, ano ba ang mangyayari, what will happen next. Hindi po, marami ho. Kung anong inuudyok ng Panginoon, ano ho ang ating dapat ipinalangin. Ngayon ho, maraming mga sinasabi or challenge ho sa atin na manalangin at mag-ayuno. Tayo ho ay manalangin 24 hours. Di ba? Yun ho yun. Gawin ho natin ang atin ho makakaya. Ipakita ho natin sa Panginoon. At alam ko, hindi ho bingi ang ating Panginoon, mga kapatid. Alam po ninyo, na ako ho ay nabasa ko sa isang news na alam mo ninyo kung ito ho palagi ang ating papakinggan, well kung titingnan mo tama naman ho talaga ito, but kung dito tayo naka-focus ay ito ho mga puntos natin hong mga sinabi hindi ho natin mararanasan lahat. Sabi ho doon sa isang news na nabasa ko, sabi niya after COVID-19 meron pa hong darating na mas malala. At ano daw ho yun? Mental illness. Bakit ho? Di po ba lahat ho tayo naka-quarantine? Lahat ho tayo na naka-lockdown? Ngayon ho, ang balita ho ngayon, mas maghihigpit pa. Kasi marami daw hong matitigas ang ulo. So, mas hihigpitan pa ng ating government. So, tayo ho, hindi po tayo sanay. Di po ba? Sanay po tayo na tayo, lakwatsa ng lakwatsa, nag-shopping, nasa atin ho lahat ang freedom. And all of a sudden, tayo ho ay itinigil sa bahay na quarantine po tayo. At ano ho minsan ang nagiging resulta ho nito? Di ho ba? Unang-una, naboboryong ho tayo. Naboboard ho tayo. Di ba ma? Kasi hindi ka sanay eh. Nainay ko, i-box ka na. Ikaw, iikulong lang doon sa bahay mo. At patanaw-tanaw ka lang. Di ho ba? So ano hong maano? Dahil ginawa mo ng lahat, ang dapat gawin mo sa bahay, natapos ka na, wala ka nang magawa. So ano sa gagawin mo pa? So, maaano ka na, maboboard ka na. At dahil ikaw ay naboboard ng naboboard, ano ang naaapektuhan yung ating utak? Di po ba? So, yan daw ho ang mangyayari. Yan daw ho. Magkakameron daw ho ng mental illness after COVID-19.
Di ba? Ano ho yung isa ko pang nabasa? Nabasa ko rin sa South Africa. Merong dumaan na plague, na peste sa South Africa noon na ito daw locust plague. Itong locust, itong balang. Dumaan ho ang South Africa sa peste ng locust before. Ngayon noon, dumaan na naman ho, meron na naman hong peste. Locust plague ho sa South Africa. At ang nakakatakot ho, 20 times ang dami ng locust at mas malalaki kesa sa dati. Kaya ho yung crops nila, yung kanilang mga pananim, kinakain po nitong locust na to. So, we could just imagine ano na ho ang nangyayari. Amen po ba? Maganda ho na nakakarinig ho nito mga ganitong balita. Pero kung hindi ho tayo nakatangan sa pangako ng Diyos, lahat ho tayo ay baka alam ho ninyo, mawawalan ho tayo ng hope. Pero napakaganda ho ng pangako ho ng Panginoon. Kaya ang titulo nga ho pala ng ating mensahe ho ng Lord ngayon ay help for the uncertain. Di ba? Tulong. Ito ho ang tulong ho ng Diyos. Wala nang, sa ngayon ho, ito'y tulong, pampalakas ho sa atin sa panahon hong ito na tayo ho'y nara sa ganitong kalagayan. Help. Help, tulong for the uncertain. Ito hong ang tulong ng Panginoon. So ano hong dapat natin gawin? Tumangan ho tayo sa pangako ho ng Panginoon. Wala na pong iba. Tayo'y despite sa atin hong dinadaanan, hirap ho natin sa ngayon, may mga adjustment po tayo, makakangati pa rin po tayo. Kung titingnan ho natin, susundin ho natin ang pangako ng Diyos ngayong umaga sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo, O Diyos. Dahil sa inyong katapatan, sa inyo pong salita na nagbibigay kalakasan po sa amin, O Diyos. Lord, kung kami po ay makikinig sa mga balita, kung kami po ay magbubukas ng aming mga telebisyon, wala po kami malkalimitan po, wala po kami marinig, kundi ito po mga news na ito, bagamat totoo, Panginoon, pero po, kung ito po ay amin pong itong iisipin, wala po, magugulo po ang aming isipan, Panginoon. Subalit nagpapasalamat po kami dahil andyan ka, Panginoon. Meron po kaming Diyos na palagi nagpapaalala, walang sawa sa pagpapaalala, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, Panginoon, O Diyos. Nagpapalakas, nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, dahil kasama po namin kayo, Panginoon. Sa gitna po ng kalamidad na ito, sa kalagitnaan, Panginoon, nitong dark moment, Panginoon, ng aming po mga buhay, makakatagpo pa rin kami ng lakas at joy sa inyong piling, Panginoon, kung kami po ay magtitiwala, Panginoon, na kayo ay palaging nauuna sa amin, Panginoon. Nauuna upang hawiin ang aming mga daraanan, Panginoon, O Diyos. At hindi lang, Panginoon, ganun, kundi ang pangako mo, sasamahan mo po kami, Panginoon, aming Ama. Lord, maraming salamat dahil ipinangako mo na mararanasan namin ang strength and joy kung kami magre-rest, Panginoon, sa inyo pong presence, O God. At kung kami magpapatuloy, kung kami po, Panginoon, ay magpapatuloy sa pag-proceed sa inyo pong peace, O God. Panginoon, mararanasan lang po namin ang kapayapaan mo. Kung amin po, Panginoong, susundin ang sinabi mo ngayon sa aming umaga, ngayong umaga, ang kapayapaan ng Panginoon, ay hindi po namin ito makikita sa mga material na bagay, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na mga magpapasaya sa amin. Kundi bagkos yung kapayapaan, Panginoon, ay mararanasan na lamang namin sa inyo, Panginoon, O Diyos, na nagbigay buhay po sa amin. Mararanasan po namin ang kapayapaan, Panginoon, sa pamagitan po ng banal na Espiritu na kung saan nag-uudyok po sa amin, O God. Nag-guide sa amin, Panginoon, aming Ama. At maraming salamat sa salita mo, Panginoon, O Diyos, na nagbibigay tanglaw sa amin, O God. Nagbibigay kaliwanagan po, O Diyos. At maraming salamat dahil tinuturuan mo kaming sumunod.
ang lahat ng bagay na ito'y mararanasan namin, Panginoon, kung kami totoong susunod sa inyo, Panginoon, O God. At maraming salamat, Lord, dahil mararanasan namin itong lahat ng ito. Kung talagang, Panginoon, ibibigay namin ang aming puso, Panginoon, sa inyo. Sa pakikipag-usap sa inyo, Panginoon, aming Ama. Sa pakikipagpananalangin sa inyo. At sa pagsamba sa inyo, O God. Marami pong salamat, O Diyos. Pinupuri ko po kayo. Pinasasalamatan, O God. Sa lahat ng pangyayari, sa lahat ng dinadaanan namin, Panginoon, Ama. Sapagkat, Lord, dito namin nakikita, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, Panginoon, sa kalagitnaan ng krisis ng buhay po namin, O God. Nararanasan pa rin namin ang katapatan mo, Panginoon. Nararanasan pa rin namin ang inyong pong pag-asa, O God. Marami pong salamat, Lord. Inaalala din po namin, Lord, ang aming bayang Pilipinas, Lord. Ang buong bansa, O God, kahabagan mo po kami. Panginoon, tulungan mo po kami dito po sa virus na ito, Panginoon. At mga may sinasabi pa ng mga kung ano-ano, tulungan mo kami. Ikaw lang po ang makakatulong po sa amin. Ikaw lang po makakasupuri ito, Panginoon, aming Ama. Wala na pong iba. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon. Tulungan mo ang aming gobyerno, Panginoon. They're trying their best, O God, na makatulong, Panginoon, sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat sa mga doktor, sa mga nurses, sa mga frontliners, O God, na talagang ibinibigay ho yung kanilang buhay. At marami na rin hong namamatay, marami din hong na-affected ng virus na ito. Kaya Lord, kahabagan mo po sila. Kahabagan mo po, Panginoon, aming Ama. Kayo po ang aming pag-asa, Panginoon. Wala po kaming aasahan, kundi kayo lang. Marami pong salamat sa iyo, aming Amang Banal. Salamat po sa inyong mga anak, Panginoon, O Diyos, na patuloy nananabik sa inyong salita. Na kami po, Panginoon, ay wala po kaming maging kalakasan sa panahon ito, kundi kayo. Kaya marami pong salamat. Samahan mo kami. Samahan mo kami, O Diyos. Patuloy naming maranasan ang katatagang nang gagaling sa iyo. Patuloy naming maranasan yung hope, yung pag-asa galing sa inyo, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Purihin po kayo. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ Jesus, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. To Him be the power forever and ever. Panginoon, marami pong salamat. Binabalik po namin sa inyo ang mataas na pagsirespeto, mataas na pasasalamat sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen, and good morning sa bawat isa po sa atin, at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. When I think about your goodness, my heart is overcome. How could I begin to thank you for everything you've done? 'Cause you keep on laughing, cross my heart to sing. You make me come alive again. Yeah, you make me come alive again. Whoa. Stop singing and lifting up your name.
on laughing, and it crossed my heart to sing. You make me come alive again. That's why we praise you. You make me come alive again. Whoa. You are.